Update ko lang kayo sa e-bike ko. 3 taon na siya noong January. Wala naman ako naging problema sa kanya. Maliban lang dun sa sinakabitan ng preno niya sa ilalim na laging tumatama sa hang. Bukod dun, wala na. Tapos, yung mga naipagawa ko na sa kanya. Una, yung gulong. Mga 1 taon ko pa lang siya nabibili. Lumambot na yung gulong. Binalik ko siya dun sa binilihan ko. Ang sabi doon, sumisingaw lang daw. Nilagyan nila ng sila. Naging okay naman gulong. Tapos mga 1 taon ko din siya nagang. Ngayon ko na lang ulit pinalinis yung gulong. Kasi lumalambot na naman ulit siya eh. Hindi na daw kailangan palitan, sabi ng gumagawa. Kasi maayos pa yung gulong. Ayan, ganyan ginawa nilang linis. Nilihan nila. Tapos kinutkot nila yung sealant na namigas na. Dapat pala pag may sealant ang gulong, every 6 months pinapalinis yung gulong. Kasi ang sealant, namigas siya sa loob ng gulong. Kaya mahirap siyang kutkutin pag nilinis. Saka para hindi sumisingaw yung gulong, parang hindi siya makaklat. Ayan, nalinis na yung ring, nakutkot na yung mga sealant. Yung kulay green na yan, yung sealant. Ayan, yung goma niya, malinis na din. Ikakabit na lang yan. Ayan, nakabit na ni kuya yung gulong, yung goma. Nilalagyan na lang yan ng dikit sa gilid. Tapos mamaya, lalagyan pa niya uli ng sealant kung dun sa pandikit na nilalagay niya. Pinaayos ko na rin yung ilaw sa likod kasi yung isang ilaw sa likod pundido na yung kulay pula. Pinapalitan ko na rin. Ito naman, battery niya, napalitan na rin siya. Mga 2 taon ko siya nagamit bago ako nagpalit ng battery. Kasi nung ginagamit, bigla na lang siya namamatay-matay tapos ayaw niyang umanda. Hihinto, aandar, hihinto, aandar. So pinatingnan ko kung bakit ganon yung andar niya. Yung pala, yung battery niya, kailangan na siyang palitan. Lumobo na siya. Ito naman yung sinasabi kong sumasayad sa ham. Dati mahaba ito. Pinaputulang ko na rin yan. Ganyan kahaba yan dati. Ngayon pinaputulang ko yan kasi sumasayad sa hams lagi eh. Yung pala, hindi pala ito yung sumasayad, kundi yung nasa loob. Ayan, pudpud na nga siya eh. Yan yung kinakabitan ng preno. Hindi naman alam kung anong remedyo ang gagawin dyan para hindi sumasayad sa ham. Kaya hinayaan ko na lang. Ito namang compartment niya. Nilagyan ko ng mga cover. Nilagyan ko ng cover sa ibabang. Nilagyan ko din siya ng cover sa gilid. Tapos, ang ginawa ko lang panali, yung mga cable tie para madaling itali. Tapos, i-finix ko na rin yung pinakalalagyan niya. Kasi tumatalbog siya pag umaandar, maingay. Ayan, nilagyan ko na mga cover yung mga gilid. Dahil pag namimili ako dati, nung wala pa siyang cover, tumatapon yung mga ibang pinamimili ko. Ito naman yung mat sa harap. Ako lang din ang gumawa nito. Bumili ako ng goma sa palengke. Tapos ako lang din ang nagtapas niya. Pinakat ko lang muna siya sa Manila paper para masukat ko bago ko siya tinabas sa goma. So, ayan na. Nakatipid ako. Kaysa yung magpagawa ka, mas mahal. Okay, yun lang. Thank you. Bye-bye.